Umbilical granuloma. Kung nagkaganito ang baby ninyo, ang bilis lang palang gamutin nito, guys. Before ko i-continue ang story time about umbilical granuloma, flex ko to, bite me not. Guys, usong-uso yung dengue, Diyos ko, para kay baby and para sa'yo na rin, para iwas sakit. Sobrang mahal pag na-hospital ka and nakakatakot talaga magka-dengue. Life-threatening yan. Mag-check out ka nitong bite me not. Sobrang effective niya pang taboy ng lamok. As a first-time mom, sobrang overthinker, sobrang mabilis akong matakot. Most especially na nagka-ganito yung umbilical ng baby ko. Siyempre, ang hirap kasi ng pinagdaanan ko, guys. 7 months akong nasa bed lang. Para lang maalagaan ko yung pagbubuntis ko. Tapos nagpa-circlage pa ako in everything. So inalagaan ko talaga siya. And then pagkalabas niya, makikita ko na yung umbilical niya, yung puso niya, ang tagal gumaling. So ako, nag-overthink na ako bakit gano'n. Nag-research ako, nag-tingin-tingin ako sa TikTok, sa Google, sa YouTube, kung ano ba yung nangyayari sa puso ng anak ko kasi wala talaga akong idea. And nakita ko nga na ang tawag pala dito is umbilical granuloma. And ginawa ko na lahat, guys, kasi sabi sa hospital, magagaling din daw, ganyan, basta lilinisan lang ng water. Pero ako sobrang naiinip na kasi ako kasi 1 month na, hindi pa rin siya gumagaling. Usually, di ba, ang umbilical ng baby, dapat okay na siya 5 days. Kasi tatanong din ako sa ano ko eh, sa sister-in-law ko kasi may baby din siya. Sabi niya 5 days lang, 1 week lang, natuyo na yung pusod ng anak niya, nalaglag na yung, basta yun, yung may malalaglag na item, ganyan. Sa akin, 1 month na, Diyos ko, ano pa rin, fresh pa rin siya, tapos meron pa rin yellowish akong nakukuha. And dumating pa nga sa point na medyo may amoy na yung discharge dun sa pusod ni baby. Kaya talagang nag-overthink ako. Kaya dun ako na-research ng todo kung ano yung pwede kong gawin para maging okay yung pusod ni baby. And ginawa ko na lahat, guys. Alcohol, nililinisan ko ng alcohol 2 times a day. Dumating pa nga sa point na betadine yung pinanlilinis ko para matuyo agad. Pero hindi pa rin talaga siya natutuyo. Alam nyo ba kung ano lang yung nagpagaling sa umbilical granuloma ni baby? Salt. Yes, asin lang pala, guys. Diyos ko. Ayoko kasing nag-experiment. So, nag-search pa ako na nag-search until may nakita akong doktor. Doktor na to na sabi nga niya, lagyan ng asin yung granuloma. Yun, ginawa ko. Sa sobrang arte ko nga, kasi ayokong gamitin yung kung ano-anong asin lang sa bahay, yung nakapack na Himalayan salt, yes. So, Himalayan salt pa yung nilagay ko. Isang araw lang yun. Ang alam ko, isang araw ko lang ginawa yun. Tapos, tig 30 minutes ko siyang in-stay. Yung salt, 30 minutes, in-stay ko dun sa umbilical ni baby. Girl, 1 day lang natuyo na. Ko yung pagkahaba-habang panahon na yon na napabayaan ko yung umbilical ni baby, asin lang pala ang magpapatuyo. Pag nilagyan mo siya ng asin, makikita mo, few hours, parang 1 hour lang yata, nakikita mo na nagtutuyo na siya agad. Kaya 1 day lang talaga, asin natanggal na talaga, nawala na yung granuloma niya. Thank you sa asin. Thank you sa salt. Just make sure na marinis yung salt. Congratulations sa mga new mommy. Hopefully nakatulong tong video na to sa problema niya sa baby niyo.